Magandang umaga, kumusta po? Narito po ulit ang update natin para sa lagay ng ating panahon na kung saan sa ngayon po ay papahina na si Bagyong Rosal at anytime from now ay maging tropical depression na lamang po ito at mamayang gabi ay posibleng isa na lamang po itong low pressure area hanggang po sa tuluyan na itong malusaw, posibleng bukas po. At gaya pa ninyong nakikita, ang amihan po ay patuloy pa rin ang pag-iral nito dito po sa northern part ng Northern Luzon. At sa atin naman pong long range forecast, pagkatapos po ng bagyong si Rosal, gaya po ninyong nakikita ay wala pa naman pong bagyo na namamataan muli na tatawid sa ating bansa. Posible po yan hanggang sa bago magpasko ay nananatili po na storm free po tayo. At para naman po sa lagay ng ating panahon ngayon, ngayong madaling araw nga po, dulot ng amihan, ay may mga pulo-pulo po na mga pag-uulan, lalo na po dyan sa may extreme northern Luzon. Ilang bahagi po ng Cagayan, Isabela, at dulot naman po ng mga localized thunderstorm ay meron din pong mga pulo-pulo na mga pag-uulan sa ilang bahagi po ng Romblon, Masbate at ilang bahagi po ng Sulu Archipelago. At mamaya po ay sisikat naman ang araw sa malaking bahagi po ng ating bansa, mainit at maalinsangan po ang panahon maliban po sa mga tsansa ng makulimlim na kalangitan na may mga pulo-pulong pag-uulan sa ilang bahagi pa rin po ng Cagayan, Isabela, Palilo Island, Masbate at ilang bahagi po ng Sulu Archipelago. At mamayang hapon ay mas maraming lugar muli sa Cagayan ang makakaranas po ng mga pulo-pulo ng mga pag-uulan, maging po silang bahagi ng Isabela, Aurora, Calabarzon, ilang bahagi po ng Panay Island, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Sokcergen at ilang bahagi po ng Davao Region. Kaya kung lalabas po tayo sa ating mga tahanan, ugaliin lamang po natin ang magdala ng kahit anong pananggap po natin sa init ng araw at protect na rin po sa mga biglaang buhos ng ulan. At sa atin naman po mga baybayin, dulot po ng amihan ay may kataasan po ang mga alon sa seaboard po ng Northern Luzon na ang mga alon po ay posibleng aabot hanggang po sa 2.5 to 4 meters height. Kaya iwasan po muna natin ang kumalaot dyan, lalo na po sa mga mangingisda na gumagamit po ng maliliit na bangka para po makaiwas sa mga sakunang pangkaragatan. So yun po muna ang latest update natin sa araw na ito. At ako pumuli si James na nagsasabing sa kahit na ng pagsubok po na darating sa ating buhay, huwag na huwag po tayong mawawalan ng pag-asa. Thank you and God bless!